Magandang araw mga kasabong, ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong araw na ito mga kasabong, ay sasagutin ko muli ang katanungan ng isang kapwa natin magsasabong. At yun ay, Attorney, dyan ba sa iyong farm? Ang exercises ba o workout na ibinibigay mo sa iyong mga manok ay light ba o heavy exercises? Nagte-table work ka ba, Attorney? Mga kasabong, maganda ang kanyang katanungan. Tandaan nyo mga kasabong na ang ating labanan dito sa Pilipinas ay yung ating tinatawag na Filipino slasher knife, yung ating Filipino long knife. At pagka Filipino long knife ang pinag-usapan mga kasabong, ang pinakamahalagang katangian ng inyong mga manok ay walang iba kung hindi ang kanyang sharpness at ang kanyang speed. Ngayon mga kasabong, pagka kayo ay gumagamit ng mga table work or yung mga heavy exercises sa labanan sa long knife, ang binubuo ninyo sa inyong mga manok ay yung kanilang endurance at resistensya. Ngayon mga kasabong, kung mapapansin ninyo, lahat ng halos ng labanan natin dito sa Pilipinas, ang mga manok ay nagkakatalo sa loob lamang ng ilang segundo. May makikita nga tayo mga kasabong na mga labanan na 3, 4, 5 seconds patay na kaagad ang isang manok. Kaya mapapansin nyo mga kasabong, uulitin ko, ang mahalagang katangian na inyong i-focus sa inyong mga manok ay yung kanyang speed or sharpness o yung kanyang pagiging matalas sa kanyang mga galaw. Ngayon mga kasabong, balik tayo doon sa heavy exercises. Ngayon, pag heavy o kaya mabigat ang ehersisyo na ibinibigay nyo sa inyong mga manok, natural na ang kanilang mga muscles ay magiging matigas at minsan pa nga ay magiging bulky o lumalaki o nagiging muscle bound ang inyong mga manok. Lalong-lalo na yung mga sobrang magbigay ng table exercises. Tingnan nyo, minsan napansin ko yung iba, 100 flips, 100 flies, 100 side to side. Tapos ilalagay pa nila ng ilang oras sa running pen ng pabalik-balik ang kanilang mga manok. So anong binubuo nila sa kanilang mga manok? Yung tinatawag na resistensya. At yung resistensya or endurance na yan ay bihirang-bihirang magagamit ng isang manok sa labanan natin dito sa long knife. Kasi nga, mabilis lang sila magpatayan sa long knife. Isang beses lang pumasok ang ating tari, tapos na ang labanan. Kaya mahalaga mga kasabong that you focus on what we call sharpness and then speed. Ngayon mga kasabong, pag light lamang ang inyong ibinigay na exercises, kagaya ng simple rotation. Anong ibig sabihin ng rotation? Palipat-lipat lamang ang inyong mga manok mula cord, scratch box, fly pen, sa kanilang gratas, konting sparring, balik ulit sa cord, balik ulit sa fly pen, balik ulit sa scratch box, at hindi ganun kahahabang oras pag inilalagay sila sa mga pasilidad na yan. Ang tawag dyan is light exercises lamang sapagkat hindi sila napepwersa sa kanilang mga ehersisyo. Kaya ang kanilang mga muscles ay nananatiling malambot at hindi yan lumalaki o hindi nagiging muscle bound. At ang kanilang cutting mga kasabong ay hindi rin maapektuhan. Kung ang kanilang palo ay mahaba ang tapo ng paa, mananatiling mahaba ang tapo ng kanilang paa pag light exercises lamang ang ibinibigay ninyo. Samantalang pagka kayo ay nag-table work, yung sobrang table work o kaya heavy exercises, kagaya ng continuous na paglalagay sa running pens. Hindi ako gumagamit ng running pens mga kasabong kasi napansin ko na masama ang epekto niyan sa ating mga manok. Ngayon mga kasabong, pagka kayo ay gumamit ng mga heavy exercises, isa pang aking napansin, ang cutting ay naaapektuhan. Kasi nga, tumitigas ang kanilang mga muscles at sila ay nagiging muscle bound. Mga kasabong, kung hindi ko kayo makukumbinse na mag-switch papunta ng light exercises at gusto nyong ipagpatuloy ang inyong mga table works or heavy exercises, hindi ko kayo pipigilan. Pero tandaan nyo ito. Yung ating mga kapwa magsasabong na mahilig gumamit ng heavy exercises o workout sa kanilang mga manok, bigyan nyo sila ng mahaba-habang pahinga bago man lamang ilaban para makarecover ang kanilang mga muscles at lumambot siyang muli at humaba ang kanilang paa at bumalik ang tinatawag na speed at sharpness ng inyong mga manok. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions.
Please do not forget to follow, like, or subscribe to our Facebook page at yung ating YouTube channel, Cutting Edge, number 1.